Bit-bit ang litrato ng kanilang mga nawawalang kaanak na sabungero, formal na silang humingi ng investigasyon sa National Bureau of Investigation. Kwento ni Faye De Pano, dalawang anak niya ang bigla na lang hindi makontakt kasama ang tatlong iba pa noong January 7, nang galing sila sa isang sabungan sa Batangas. Ayon kay Faye, wala silang natanggap na pagbabanta o anumang pahiwatig. Para akong nalumpo na hindi ko maintindihan. Kaya sana naman, kung nasaan man sila, pakawala na sila, maawa naman sila sa amin. Hindi naman kasing sama sila eh. Hindi naman sila niya adi. Napakababait ng mga anak ko. Nawawala rin ang kapatid ni Fernando Bescante na si Nazarino noong December 28 kasama ang apat na iba. Tauhan ng isang sabungero si Nazarino na nawala matapos pumunta sa isang sabungan sa Laguna. Pakiusap ko po eh sana eh ilitaw na nila yung mga taong nawawala at siya lang po ang inaasahan sa pamilya po niya, sa mga taong may kinalaman. Maawa naman po sana sila na sana ay kung may problema man, dapat idaan po nila sa due process. May batas po naman na sana na kung sila ay nagkasala, eh dapat eh wag naman silang itago sa amin. Bagamat magdadalawang buwan na, wala pa rin daw linaw ang investigasyon ng pulisya. Naging problema rin daw ang hindi pagtulong sa investigasyon ng mga may-ari ng sabungan. Hindi naman po siya nag-blatter. Sabi ko nga sa kanya, tao mo yan, dapat ikaw ang nagbablatter. Eh hindi raw pwede at kailangan daw eh relatives. At saka takot daw siya sa mga ano, baka raw eh may malalaking ano sa ano, kaya ayaw din niyang lumitaw hangga't hindi niya kilala yung pulis. Hindi pa malinaw kung ilan ang lahat ng biktima. Lumalabas na iba-ibang grupo mula sa iba't ibang sabungan ang nawawala. Ayon sa NBI, dapat mag-report sa NBI-NCR ang mga kaanak pati ang mga may-ari ng mga sabungan. Kailangan natin ang cooperation ng publiko at hindi lang yung biktima mismo, pati na rin yung naka-witness sa mga pangyayari. Otherwise, they can be held liable kung mayroon talagang nangyari doon at hindi sila mag-cooperate. Aabot tayo doon sa mga may-ari ng sabungan. Nagsagawa ng prayer vigil sa labas ng tanggapan ng Commission on Human Rights sa mga kaanak na mabiktima noong isang linggo. Nagtirik ng kandila at nagrosayo sila na mahanap na ang kanilang mga kaanak. Nakikiusap sila ng tulong mula kay Pangulong Duterte at sa mga ahensya ng gobyerno na magkaroon na ng aksyon sa kaso. Nico Bawa, ABS-CBN News.